Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa maghapong ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng lakas at talino upang maunawa namin ang aming mga lessons. Bagamat kami po ay nasa online learning, sana po ay patuloy niyo po kaming gabayan at pinagdadasal po namin sa inyo ang bawat isa, lalo tigit ang aming mga kapwa Rosarians, ang aming mga guro, kapwa mag-aaral, upang sa ganon ay mapagdagumpayan po namin ang lahat ng pagsubok na dumadating sa aming buhay. We pray, Lord, for everyone, for the safe and good health upang sa ganon matapos na ang pandemang ito. Niling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa inyo, my dear class, sa ating organization and management. Review tayo ng konti. The last time we talk about what is management at nakita natin yung different processes ng management. Nandun yung planning, organizing, leading, and controlling. At ang bawat bahagdan na ito, ang bawat proseso na ito ay napakahalaga upang masabi natin na namamanage natin o nagiging good manager tayo when you know how to plan well. Maganda na may plano. Para sa ganon, alam natin kung saan patungo, alam natin kung ano ang kahihinatnan ng ating proyekto o ng ating mga kumpanya. Ano? Mahalaga yon yung pagpa-plan. Everything starts with planning. At nandun din yung organizing. Ino-organize mo yung tao, ino-organize mo yung mga problema din, ano? Ino-organize mo yung mga programa, at ino-organize natin ayon sa kung alin ang dapat unahin, alin yung dapat isunod, at alin yung dapat pwedeng sa bandang huli natin gagawin. Sapagkat, kinakailangang makita natin kung alin ba yung mas mahalaga, lalo tigit in organizing. At doon naman sa leading, ikaw bilang tao, bilang leader ng kumpanya, at ikaw nga yung manager, kinakailangan, you know how to deal with people. Kasi in management, we are dealing with people. Ano? Kahit pa ito'y maliit na tindahan, kahit pa ito'y malaking kumpanya, we will always deal with people. Paano ka makaka-impluensya, paano ka makaka-inspire, paano mo mapapaniwala sila sa iyo, paano mo madadala sila sa kung ano yung layunin ng inyong grupo o samahan o ng kumpanya. At nandun din yung controlling. Napakahalaga na meron kang power of control. Because with the power of control, mababawasan yung sa sinasabi na natin ng mga waste. No, waste of time, waste of money, waste of resources. Kasi nga, very limited ang ating mga resources. So, kinakailangan may control tayo. Control sa tao, control sa pera, control sa programa, upang sa ganon, para bang atin siyang binibigyan ng magandang guide upang marating kung ano ba yung kanyang dapat patunguhan, lalo tigit ng iyong proyekto o ng iyong programa. That's management, basically. At sabi nga, may dapat tayong tandaan kapag tayo ay nagkakaroon ng ating pagpaplano, lalo tigit ng ating mga objectives o nilalayon. Dapat ito ay smart. Ano? Anong ibig sabihin ng smart? Letter S, specific. Dapat sigurado ka to the details, alam mo kung anong gusto at alam mo kung anong dapat marating ng inyong proyekto. Specific. It must be measurable. Kaya mong sukatin yung tagumpay. Ano ba? Hindi mo pwedeng sabihin na basta gusto mo marami. Gaano kadami yung marami? Ito ba isang kilo? Ito ba isang kilometro na tatakbuhin? Ito ba ay isang taon, dalawang taon? Dapat ito ay measurable. At meron tayong tinatawag na performance indicator. Paano mo masasabi na siya ay magaling na guro? What are the performance indicator? Paano mo masasabi na siya ay magaling na estudyante? What are the performance indicators? It must be measurable. So, it must be also attainable. Huwag kang magagawa o magpaplano ng isang bagay na, nako, hindi naman pala kayang mangyari. Ano? Hindi man pala attainable. Pag hindi attainable, you're just wasting your time. And then, it must be realistic. Makatotohanan. Hindi pwede. Anong project mo? Alien project. Makatotohanan ba to? Dapat, ang proyekto mo ay yung pwede at kayang gawin ng naaayon sa resources mo. It must be realistic. Ano bang gusto mo? Hindi pwedeng may magic. Hindi pwede na imposibleng mangyari. Doon tayo sa mga posible upang hindi masayang ang effort natin. And of course, time-bound. Mahalaga yung time. Kaya nga, pagkita ninyo sa mga proyekto, nakikita nyo lalo sa mga paggawa ng mga karsada, nakalagay doon, project started, and then target project finish. Kailangan naandoon, may panahon. Hindi pwedeng infinite.
ano, hindi pwedeng bahala na ako hanggang kailan. Dapat may saktong panahon na panimula at katapusan, lalo tigit ang mga proyekto na minamanage natin. So ngayon naman, ang pag-usapan natin ay yung tinatawag na organization. Kasi nga, ang topic natin ay organization and management. Now, what is organization? Siguro, lahat naman tayo ay nabibilang sa isang samahan. Ito man ay maliit na samahan, malaking samahan. We call all of those organization. Halimbawa, school organization, o di kaya naman ay community organization. Ito naman ay mga maliliit na samahan sa pangbarangay o pangpamahalaan. All of these are organization. Now, what is organization? Organization is defined as a social setting composed of several groups of people who band and work together to achieve a common purpose, and they are established by people with common interest. Now, take note of the following terminologies o yung mga keywords, I mean. Unang-una, it is a social setting. An organization is in the social setting. Ibig sabihin, naandun ito sa isang panahon at pagkakataon na nagkakatipon-tipon ang mga tao. And composed of several groups of people. Pag sinabing organization, hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng dalawa lamang kayo. Pag dalawa lamang kayo, grupo lamang kayo. Pag tatlo, siguro grupo lamang kayo. But several groups of people to make it as organization. It's a network of people. And then, who band and work together. Well, if you are not banding and working together, well, that's contrary to the very definition of what organization is. There must be working together towards common goal. Diba? Iisang layunin ninyo dapat. Eh, kung meron kang kasama sa grupo na yung layunin eh hindi yung layunin mo, then probably you are not working as an organization. Baka yun ang sumira sa organization. And with common purpose, with common interest. Hindi mo pwedeng isama sa grupo na halimbawa, ang interest nyo ay hog racing, diba? Eh ang kanya naman pala ay dog racing or halimbawa ay goat racing, dapat ay parehong hog racing kayo. Common interest. Kaya naman, ang interest mo ay to help people, ang kanya namang interest ay to make profit. Dapat with common interest kayo. Otherwise, pag magkaibang interest nyo sa buhay, lagi kayong hindi magkakasundo. At definitely, people working together who are not working in according to one plan and purpose, hindi maaabot kung ano man yung layunin. Ano? And definitely, organization will surely fall. Now, there are different types of organization in the Philippines based on the main purpose. Una, meron tayong tinatawag na government organization. Well, government organization, ito yung mga organisasyon sa ating pamahalaan, di ba? Mga department na naririnig nyo, yan, mga Department of Health, DILG, DOH, etc. Those are government organization. SSS, GSIS, PhilHealth. These are government organization. Ito naman, meron tayong tinatawag na private business organizations. Halimbawa, Jollibee, McDonald's, Philippine Airlines, and other private, Meralco, these are private business organization. At meron din man tayong tinatawag na non-government organizations, NGO. Ito yung mga napapakinig nyo ng mga bantay kalikasan o kaya naman ay bantay bata, although this is a non-government organization. Ito yung mga organization particularly having a particular purpose for the good of the community. However, they are not run by the government and they are also not run by the businessmen. They are mostly non-government organization and mostly they are non-profit organization. Hindi sila kumikita dito. Now, government organizations or GOs, anong purpose? The aim is to provide specific services to the general public related to the improvement of lives and protection of liberties. So whatever will improve the life of the people, particularly their general public health, general public liberty, general public security. Well, what are the structural forms? National government, national commissions,
national authorities, national council, LGUs, provincial, city, municipality, and barangay. Mula sa president, ano, down to the national, going back to the local, up to the barangay, provincial, etc. So, these are the structural forms. Now, key characteristics. They are created, of course, nililikha ito ng ating pamahalaan, funded and being operated through specific laws. So, may mga kanya-kanyang batas. At ang, of course, usually, ang pangunahing specific law ay di ang ating national constitutions, mga executive order na nag-create nito, at ang mga laws created by our legislative branch of the government. Now, ano naman yung mga private organization? The main purpose of private organization is to earn profit, definitely. Kasi that's all about business. Ba't ka pa maggagawa ng isang organisasyon kung ikaw naman ay malulugi, di ba? Parang nagsayang ka lang ng pera. Huwag kang muhayaan na malugi ka. Now, provide products or services to specific target markets. A private organization, may kanya-kanya silang target market. Halimbawa, kung food organization kayo, o halimbawa Jollibee, mayroon kayong target. O halimbawa kayo naman ni hog racing, mayroon kayong target. Every organization has their own target market, no? Kasi ang produkto ninyo ay meron kayong tinatarget na bibili, ano? Hindi pwedeng walang bibili ng inyong produkto. Now, it develop capacities and potential of employees, definitely. Private organizations, they train people, most especially. Of course, I'm not saying that in the government organization na hindi, but here in private business organization, they really train particular employees on a particular task. Kasi nga sabi natin, meron kayong focus na clients o mga target markets. Now, it also help improve lives in outside communities. Siyempre, a business organization would always be helping improve the life of people, particularly those who are the market or those who will benefit dito sa business organization nito. Ganun naman eh, ang organization naman talaga to be considered a good organization, it must be helping improve the life of the people. Hindi pwedeng kita lang ng kita, ano? Although may mga businesses na ganun na wala silang pakialam. Ano, basta malagay sila kikita. But a good organization should always be thinking of how we can help improve the life of the people. Now, private organization, ito yung mga, may tinatawag ditong sole proprietorship. Now, meron kayong kopya, tingnan nyo din. Sino itong sole proprietorship? Sole proprietorship. Owned and managed by individual. Financially, rest solely on the business owner. Halimbawa, ikaw lang may-ari, kaya nga sole, mag-isa ka, ikaw lang may-ari. Meron din naman tayong tinatawag na partnership, owned and managed by two or more individuals, and financial liability is shared by partners. Anong ibig sabihin natin ng financial liability? Eh di, yung utang, yung gastos, yung tubo, lahat, hati-hati, yung mga partners dito. Meron naman tayong tinatawag na limited partnership, owned and managed by two or more individuals. Financial liability is limited to contributed share of partners. Halimbawa, merong mga percentage lamang yung mga share nila. Halimbawa, 50% yung isa, tapos yung dalawa, tig 25% yung share nila. So, the greater the contribution, of course, the greater the responsibility. And then, cooperative. Yan, narinig nyo. Ano ba mga cooperative na alam nyo? Yung mga... Halimbawa ay teachers cooperative, o kaya naman ay ito yung farmers cooperative, yan lagi niyo na coconut workers, planters cooperative, etc. Ownership via equal shares of members. So mga naririnig niyo, ito yung mga kooperatiba. And then we have corporations. Ownership by many individuals or group and other corporations through shares of stocks. Yan, kaya napapakinig niyo yung mga ilang percent ba ang share mo sa stocks. Yan. Financial liability is limited to contributed shares of owners and governed by board of directors and managed by officers. Like itong Oblates of St. Joseph Schools, meron tayong tinatawag na BOT o Board of
trustees. O kaya naman, doon sa mga malalaking corporation, meron silang tinatawag na board of directors. Ibig sabihin, mas maraming tao ang involved dito. And these different private organizations will define the how big or how small the organization is. Pagka sole proprietorship, syempre, medyo maliit lang yan. And then, pag partnership, medyo lumaki na, limited partnership, cooperative, and then corporations. Like, say, for example, ABS-CBN Corporation. It's a corporation. Hindi lamang mga Lopezes. Maraming mga, kahit nga, di ba sabi, may mga artista that they have shares also doon sa company na yon. Now, titingnan natin, sa pag-discover natin o sa pag-aaral natin ng organization, ano ba yung pagkakaiba ng isang organisasyon sa isa pang organisasyon? Ngayon, tingnan muna natin ano ba yung NGO. Palagi niyong napapakinig to. Non-government organizations. What's the main purpose of non-government organization? The aim of this is to provide specific services to target beneficiaries. Usually, non-government organizations are ito yung mga charitable institutions, ito yung mga tumutulong sa mga mahihirap, nagbibigay ng trabaho, and most of the time, they are for free. And most of the time, ang mga workers dito ay volunteers. And then advocate a specific cause or raise an issue to promote public awareness and support. Alimbawa nga, NGO that protects environment, NGO that protects the children and women, NGO that protects our animal welfare, the animals, yan. So those are NGOs. Structural forms, they are civil society groups. Pag sinabi nating civil society groups, ito yung mga private persons na nagsama-sama sila para makagawa ng isang proyekto at makaprotektahan nila ang interes ng taong bayan, ika nga, ng mas maraming tao. And corporate foundations, usually, halimbawa nga nito, yung Bantay Bata, it's a foundation of ABS-CBN. O kaya naman, the foundation of the Oblates of St. Joseph. And then, educational institutions, yan, tayo, we are non-government organization kasi we are non-profit. The Oblates of St. Joseph is not a business organization because we do not profit here. And then livelihood enterprises, ito yung mga nagtuturo ng trabaho, nagbibigay ng mga ikangay training sa mga walang trabaho. And then research organization, ito yung mga nagdi-discover, halimbawa, ng gamot para sa sakit ng COVID-19. Nagdi-discover sila paano may improve ang production sa manok, sa baboy, etc. And then key characteristics, volunteer and non-profit organization. So this is the keyword actually. It's mostly, sabi ko nga kanina, it's volunteer and non-profit. Hindi kumikita dito. Walang tubo. At kung tumubo man, ibinabalik din sa serbisyo. Like our school. We are non-profit organization. That actively engage in development-oriented projects, information campaigns, and other advocacy-oriented activities. Take note yung tinatawag na minsan yung mga information campaigns, nagbibigay ng informasyon, nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng nagkakaroon ng training para ma-develop ang tao. And these are, ito yung mga naririnig nyo ng mga advocacy. Usually sila yung may mga advocacy, ibig sabihin, promoting the welfare of a particular cause. Halimbawa, sabi ko nga, mga bata, ating mga ahayop, o di kaya naman ang ating environment, ang ating karagatan, ang ating mga iba't iba pang mga community needs na kinakailangan ma-provide. Hindi na po-provide masyado, sabi nga ay ng government, o kaya naman ay ng private, kaya merong mga non-government organizations that help in improving the life of our fellow citizens. Nakita natin ano ba yung organization at ano ba yung management. So hopefully, you have the bird's eye view, what are the things that we shall tackle. Sa pag-aaral natin sa ating kurso na ito, tatandaan ninyo, ang ating dinidiscover dito ay papaano ba natin mapapatakbo ang isang organisasyon, papaano natin ito mamamanage, at papaano natin mararating kung ano man yung vision ng ating particular organization. Sana nakapag-submit na kayo ng una nating assignment na kung saan pinapag-interview ko kayo ng mga managers and I ask you paano ba sila nagpapatakbo. And this time, I want you to research different organizations.
So you've already understood what are the different organizations: government organization, business organization, and non-government organizations. So I would like you to research 5 organizations in each kind. Halimbawa, 5 government organizations, 5 non-government organizations, and 5 business organizations. Now, what are you going to do when you research different organizations? You will try to make comparison with government, with the non-government, and with business organization. What are the similarities and differences in all those organizations? So I hope you learned something today. Hindi na tayo magtatagal kasi alam ko kinakailangan konti lamang ang gamit nyo ng computer. Pero sana nakita ninyo kung paano natin binigyan ng pansin sa introduction natin, what is management and what is an organization.